Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isang dive site na pinuntahan namin, kailangan nating magbiyahe ng halos 2 oras mula doon sa Rasdo Island. Sumakay kami sa mas malaking sasakyan, mas malaking boat, para puntahan yung dive site na tinatawag nila Maya Kingdom. We were told na yung mga maming dito ay swertihan lang makikita. Pwedeng makakita, pero malakas yung chance mo na hindi ka makakita. Pero ng araw na yun, mukhang kakabit namin ang swerte. May nakita akong maliit na parang shadow ng isang maming. Hindi ko alam kung maming talaga. Pero nung papalapit kami ng papalapit, yung shadow becomes bigger and bigger until ni-reveal niya na yung sarili niya sa amin, isang napakalaking Napoleon Ras. Maya-maya pa, isang mas malaki at mas mapaglarong maming ang parang sadyang lumapit sa amin. Mukhang nag-oobserba kung sino kami. This is even bigger than the one that we saw sa Palau. Sa tansya ko, halos 5 talampakan ang maming na ito. Minsan na namin itong nadokumento sa Palau, pero dito sa Maldives, mas malaking maming ang nakuna ng aming team. Isa sa pinakamalaking coral reef fish ang maming, na kayang lumaki hanggang 7 talampakan. Pero isa rin ito sa mga islang mahirap magparami. 5 hanggang 7 taon pa ang hihintayin bago masabing sexually mature na ang isang maming. So na siguro yun sa pinakamagandang time namin. Nakakita kami ng 2 maming. Yung maming dito, kumpara dun sa mga maming sa Palau, mahihayin yung maming dito, which is good. But at least they can grow to as big as that. So malayo pala nakita na namin. Sa dami namin nakita ng mga isda, may mga malalaking pating, may mga white tips, black tips, may mga malalaking maming kami nakita, mga malalaking isda na iba't ibang kulay, may maliliit. Sa sobrang busog na ng mata namin sa mga nakita namin, akala namin solved na yung aming pagsisid doon sa lugar. Pero hindi pa doon nagtatapos dahil may nagpakita pa sa amin na isang, if I can say, na first time nating ma-document dito sa Born to be Wild. Buod sa mga pating at maming, iba't ibang species ng rays o pagi din ang makikita sa Maldives. Sa patuloy naming pagsisib, nakatawag ng aming pansin ang isang marble ray na parang naghahanap ng pagkain. Ingat ang mga diver kapag nakakakita ng marble ray. Mayroong 2 makamandag na spines o panusok ang buntot ng marble ray na maaaring makapatay ng tao. Pero isang species ng pagi ang talaga namang nakapagtamangha sa akin. Sinignalan ako ng aming dive master. And tinuro niya. Sabi ko, ano kaya yung tinuturo niya? Eh, kasi covered din ng isda eh. So, ang lakas ng current doon sa pinagdalahan niya sa amin. So, syempre, kapag malakas ang current, mahirap gumalaw, mahirap lumangoy, mahirap kumilos. So, talagang medyo gapang ka ng onte at struggle yung paggalaw mo. Marami rin isda kasi nga mataas yung current, no? Pero from a distance, nakita ko na it's parang may, sa ilalim ng dagat, itsurang parang lumilipad. Isang spotted eagle ray pala ito. Nasa unang pagkakataon pa lang namin maidodokumento ng malapitan. Sa bilis kasi ng galaw ng eagle ray sa ilalim ng tubig, mahirap itong makuna. Sa pag-aaral, 1 taon na dinadala ng nanay ng eagle ray ang kanyang mga itlog bago ito iluwal. At hanggang 4 na batang eagle ray lamang ang kanyang inilalabas. Dahilan kung bakit daw mahirap silang makita. In
one dive site alone, nakuha na natin yung Marble Ray and an Eagle Ray na mahirap makita. Sinasabing swertihan ang pagsisid dahil hindi sa lahat ng pagkakataon makikita mo ang iyong hinahanap. Pero dito sa Maldives, isang pambihirang pagkakataon ang binigay sa amin. Isang eksenang hindi lahat ay nakakasaksi. Yung nakita namin yung Eagle Ray dito sa side na to, lumalangoy siya dyan sa area na yan, may maming dito sa bottom, may mga pateng dito sa isang area. Hindi na namin alam kung saan namin i-focus yung aming paningin until they all decided to come and converge in one area all together. So nakita mo silang tatlo, nandito sa isang place, just for us to appreciate them in one area. Hindi pa rin ako makapaniwala na isa ako dun sa mga napi